Alam nyo mga tol, hindi ko alam ang issue sa pagitan ni Banat Bay at sa kanininyo Barsaga. Actually, nagbabrowse ako ng email, may nag-request po sa akin na talakayin ko daw kung ano po ang masasabi ko sa awayan ng dalawa. Hindi ko po alam, ano? Dahil ako po hindi talaga masyadong nanonood sa ibang mga vloggers. Kaya ito pong re-reaction ng video natin, eh perhaps yung mga unang bahagi dito napanood ko, tapos yung magsisimula na yung topic ni Ninyo Barsaga, pinutol ko at nag-decide na akong i-content na lamang ito at pakinggan ng sabay po sa inyo yung mga sinambit ni Ninyo Barsaga kanina sa kanyang Facebook Live sa Facebook at nire-upload niya sa kanyang YouTube channel. Kaya ito, hindi ko pa po alam kung ano ang mangyayari, kung ano ang mga sinabi at ito po ang ating re-reaksyonan. Panoorin po natin ang pahayag po dito nitong si Ninyo Barsaga, isang kilalang DDS po si Ninyo Barsaga, at sila po ay parehas na kumampi kung hindi ako nagkakamali kay Isko Moreno sa nakalipas po na halalan noong May 9, 2022 para po sa pagkapresidente, kung saan tinalo po si Isko Moreno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi ko lang mawari ngayon, eh mukhang marami ng mga paglaladlad na sinasabi ito ngayon si Ninyo Barsaga na parang sinasabi ay may katotohanan daw po, ano? Pero siyempre, yan po ay claim naman sa party Ninyo Barsaga. Yung parte naman itong si Banat Bay, hindi ko rin alam. Pakinggan po natin ang pahayag po dito nitong si Ninyo Barsaga. Ask what you think. Okay. Unang-una, Byron, ha, na sinasabi mo magkaibigan tayo, sinasabi mo pabayaan mo lang si Ninyo, pabayaan nyo lang yan. Alam nyo naman yan si Ninyo. Ganyan-ganyan lang yan. Okay. Ang pagkakaalam ko, magkasama sila sa DDS. Minsan eh, napanood ko si Ninyo Barsaga na nag-guest kay Banat Bay. Ewan ko kung napag-guest ni Ninyo Barsaga si Banat Bay sa kanyang programa, no? Talagang meron itong communications. Pero other than that, hindi ko na alam kung gaano pa kalalim ang kanilang pagiging magkaibigan. Ngayon, kine-claim yata nitong si Banat Bay na sila'y magkaibigan kasi parang ito ang sinasabi ni Ninyo Barsaga. Magkaibigan nga ba talaga sila? Tingnan natin kung ano po sagot ni Ninyo Barsaga. Diba? Pero tanga, bobo, huwag mong baliwalain ang sinasabi ko sa'yo. Okay? Mahilig din sa tanga at bobo itong si Ninyo Barsaga. Saka nagmumura ito, nag-PPI ito. Kaya kung kayo po ay bago pa lamang sa panonood kay Ninyo Barsaga at hindi nyo po naririnig sa akin na mag-PI, baka madinig po natin ngayon dito, kaya pasubali po kung hindi nyo po kaya ang mga salitang PI, eh wag na muna kayong manood dahil definitely maya-maya madidinig po natin ito kay Ninyo Barsaga. Ibigan, dahil ikaw, papanot ka na rin ng talaga, papanot ka naman. Ha? Alam mo, sabihin na natin na hindi ikaw ang gumagawa ng ganong kabalbalan. Hindi ikaw ang gumagano sa mga OFW. Oh, may issue pala sa OFW, ano? Ito ngayon yung sinasabi ko sa inyo, mga tol. Kaya hanggat maaari, ayoko nung may tutulong sa akin, ayoko nung may magbibigay sa akin. Kasi hindi mo maiiwasan, kinalaunan, magkakaroon ng ganito. Oh, yung mga tumulong sa akin, lantad sa publiko yan, di ba? Simula nung FLM community, natulungan ako ni Team AA White. Natulungan ako ni Sir David Ilagan. Natulungan ako ni Macmac Pablo, ni PJTV, ni Boss JR Vargas, ni Boss Macmac, ni Tol Jake Magnus. Yan ang mga taong nakatulong sa akin sa vlogging community. Tapos may mga kaibigan ako na talagang tumulong sa akin na nakilala kong OFW. Pero yon lantad lahat yon sa publiko, mga tol. Kaya kong sabihin sa harapan ng publiko kung sino-sino sila pagka nagkaroon ng pitpitan. Ano? Yon, kaya kung mauunawaan ninyo, I hope mauunawaan ninyo, marami akong tinatanggihan po sa inyo. Nag-o-offer ng tulong sa akin, tinatanong ang address ko, kung ano ang mga pagkakakilanlan sa akin, magpapadala ng ganito, tumatanggi ako. Kasi ayoko nung ganitong situations na kinalaunan, baka maisumbat sa atin. Ano, mas maigi na kung tutulong kayo lantad sa publiko. Like for example, yung mga sponsors natin ngayon, sinasabi ko kung sino-sino sila. At meron kaming GC ngayon ng mga sponsor at nandoon sila para transparent
na yung mga pinapadala nila ay talagang mapupunta sa ating mga manonood at hindi po sa akin. O ituloy natin, may issue pala. Mukhang hindi si Banat Bay ang sinasabi dito nitong si Ninyo Barsaga, pero parang kakilala yata ni Banat Bay. Sino kaya yon? Hindi ko pa rin alam. Banat Bay. Pero isipin mo sa tuktukan ng bumbunan mo, kaibigan. Sino ba si Dada? Oh, sino yung Dada? Ito ba yung laging tinatap ni ano ni Pahina? Sandali ah. Kasi si Pahina, ang Pahina yung Facebook page na supporter ng ating mahal na Pangulo. Lagi akong tinatag noon at ina-appreciate ko naman at marami rin akong natututunan sa kanya. Pero may mga tinatag siya doon. The Boss Dada TV ba yun? Tapos si Sas tinatag niya rin. Even si Takero tinatag niya rin. Si Maharlika tinatag niya rin. Doon ko lang nakikita. Hindi ko kilala kung sino itong Dada. Tingnan niya natin kung sino yung Dada TV. Yung tinutukoy dito, Dada TV. Sino ba yun? Ah, eto pala, Boss Dada TV. Yung nag-interview pala ito kay Gerald Bantag, naalala ko na. Ano, naalala ko na, siya yung kasama ni Banat Bay na nag-interview kay Gerald Bantag. O, tuloy tayo. Sino ba si Cristo? Si Oliver? Or si Coach Oli? Number one, si Oli, kapatid mo. Sinasabi mo yan. Oli? Sino naman si Coach Oli? Sige, tingnan natin. Na hindi talaga ako, wala akong alam talaga sa mga ito. Pero parang ito yata yung sinuggest nyo na gawa natin ng Rogues Gallery, di ba? Yung Olupong ba yun? O Coach Oli, tingnan natin kung sino yung Coach Oli na to. Mga, o oh, eto pala yun, ano? Yung pumatay, yung gun. Coach Oli, siya pala yun, ano? Sige, dalawa na yung binabanggit dito nitong si boss ninyo, si Dada, saka si Coach Oli. Tuloy tayo. Kuya mo! Di ba? Pero wag na muna natin itapik si Oli dito. Ito na lang munang security aid mo. Na inutil! Na ang laki ng katawan, pero saksakan ng pagkabunjing. Siguro eto tinutukoy niya. Ang laki kasi ng katawan talaga nito, si Dada TV. O, tingnan nyo naman, no? Napakalaki talaga ng katawan, no? Sige, tingnan natin. Salamat, Michelle Valdez, ah, sa iyong super sticker. Ilang OFW ang hinuhututan dahil yung anak niya daw ay na-ospital? Nako, yun ang masakit. Malupit na impormasyon tong binibigay dito nitong si Ninyo Barsaga. Si Ninyo Barsaga, by the way, sanay ito sa kaso. Ah. Hindi nyo matatakot ito na kaso-kasuhan ninyo. Sanay po ito sa kaso. Eh ngayon, may binabanggat siya. Hinuhut-hutan daw ni Dada TV ayon kay Ninyo Barsaga ang ilang mga OFW. O, tingnan natin. Ha? Ay kailangan daw ng wheelchair at ang isang wheelchair ay nagkakahalaga ng 10,000. Eh kaibigan, nakakahiya yung ganun. Ha? Nakakahiya yun. Bakit? Ikaw lang ang manghihingi ng tulong. Bakit kailangan diktahan ng tauhan mo kung magkano ang dapat ibigay na wheelchair? Sa halagang 10,000? Hindi ba pwede yung 3,000? Sa 3,000 wheelchair, makakabili ka na. Ha? Gusto talaga 10,000 ang isa? By the way, ah, si Ninyo Barsaga pala, nagiging tulay po ito. Sa pagkakaalam ko, ah, nagiging tulay po ito ng mga gustong tumulong sa mga PWD. Kasi namimigay din ito ng wheelchair. Kaya alam niya yung sinasabi niya kung magkano ang halaga ng wheelchair, kung ano ang logistic o yung transportation cost. Alam niya yan. At naging bahagi din ang ilang mga kakilala ko sa pagtulong dito kay Ninyo Barsaga noong mga panahong iyon para makapag-donate ng wheelchair. At ang issue, humihingi daw, ano? Sabi niya kanina, humihingi daw ng pang-donate ng wheelchair itong Dada, pero parang sinasabi niya na ang halaga ay ganito, 10,000 o 11,000 piso. Eh ang masama pa rito, hindi lang isang OFW ang hiningian ni Dada. Ha? Hindi lang isa, hindi lang lima, hindi lang 10 ang hiningian ni Dada. Ano, every week ba nasisira ang wheelchair ng anak niya? Ay nakakahiya yung kaibigan. Personal pala, hindi pala i-donate ano, wheelchair ng sarili niyang anak. Ano kaya ang sakit ng anak ni Dada?
Bakit humihingi siya ng tulong sa ganun? Kung totoo ang sinasabi nito pong si Ninyo. Ha? Nakakahiya. Ginamit ang pagiging special child o ginamit nung anak ni Dada kung anuman ang sakit. Abay, nakakahiya. Byron, tandaan mo, ikaw ang nagturo, kaya nga naging vlogger yan. Nakita ni Dada kung ano ang galawan sa vlogging. Di ba? Alam niya kung ano. At yan ang alam ko na hindi ko ginagawa. Ang dami kong kakilala na ganyan. Ayoko na lang mag-name drop. That is why, mga tol, kayo pong mga manonood ko, yung mga nagpa-private message po sa akin, nahihiya akong tanggihan kayo pero ginagawa ko. Kasi ayoko po nung ganitong issue. Ano? Kung kayo man ay tutulong, katulad ng hindi ko na matanggihan ngayon, ini-sponsor na ninyo yung ating mga palaro publicly, kasama naman kayo, transparent po tayo dyan. Pero walang mga ganitong issue. Higit sa lahat, wala yung mga personal na tulong sa akin. Kung ako hihingi ng tulong, magsasabi ako. Meron akong hininga ng tulong last January. Nagkasakit ako, di ba? Humingi ako ng tulong sa kanya. Sa awa ng Diyos, hindi niya ako tinanggihan. At yon, I am very grateful. Hindi ko nababanggitin kung sino siya. Ano? Pero yung personal na parang panghuthot, sana walang ganon. Yung mga nag-offer ng tulong, wag na lamang kung gusto niyong tumulong, idirektan niyo sa taong gusto niyo pong tulungan. Kasi mahirap ang ganitong issue, nakakahiya. Ang mga tirada, papaano ang parating, papaano ang bigayan. Kaya nga pinasok ang pagiging political blogger na rin. Kahit bobo, kahit tatanga-tanga yung tauhan mo, ayun, nag-vlog na. Di ba? Alam mo, Byron, huwag mong baliwalain to. Ha? Kaso, kausapin mo yung tauhan mo na security mo. Ha? Na taga-dila. Ewan ko kung dumidila yan sa tumbunbunan mo. Dinidila ang butas ng feet mo. Nagtatanong lang ako. Hindi masama ang nagtatanong, Banat Bay. Ha? Wala sa batas ang ipinagbabawal ang magtanong. Tanong ko lang, takot ka ba, Banat Bay? Kay Dada, takot ka ba? Kaya hindi mo makanti ang tauhan mo kasi pag kinanti mo, kung ano ang nalalaman niyang katarantaduhan mo ay sasabog. May punto si Ninyo Barsaga dito, ano? Kaya mahirap talaga yung gagawa ka ng kalokohan, eh. May mga issue ngayon. Diba? Kung bakit daw hindi makanti si Maharlika kasi yung mga vlogger na ayaw kumanti sa kanya, meron daw alaw si Maharlika na pwedeng sumambulat sa harapan ng publiko kapag sila'y kinanti nila si Maharlika. Parang ganito naman dito kay Banat Bay, ayon kay Ninyo. Hindi niya masawata si Dada dahil baka meron daw mga di umano'y baho na alam si Dada kay Banat Bay. O, malalaman natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Si Ninyo Barsaga, ibabunga nga nito. Matapang ito. Sasabihin yan kung ano ang gusto niyang sabihin. Ha? Yan ba ay sinakatakot mo? Ha? Ha, Byron? Hindi mo pwedeng sabihin, kaibigan, na personal na ginagawa yan. Kung totoo man yan, ha? Pero nakakaya, mismo nagsasalita yung mga nabiktima ng tauhan mo. Hindi sila magaganoon kung hindi dahil sa kabalbala ng tauhan mo. Yan ang masakit, ano? Biruin mo, parang merong tinira si Takeru Miyamoto dati, eh, na isang PBBM vlogger. Naalala niyo yung awayan ng dalawa na yon? Si PBC Takeru Miyamoto saka si BNK TV. Parang sinasabi ni Takeru Miyamoto na mera din daw itong si BNK TV. I do not know kung totoo yun. Ano? Yun lamang ang mga issue na dapat iwasan natin. Kaya dapat, pag vlogger, makontento ka na sa kinikita mo sa Facebook at saka sa YouTube. Huwag ka nang tumanggap kung kani-kanino. Ano? Ngayon, may mga problema ako na encounter. Like for example, alam ng publiko ngayon kung ano yung GCash ko. Biglang may darating sa akin. Please, wag niyo pong gawin yun. Ano? Kasi baka biglang dumating yung panahon, isumbat niyo sa akin, isasampal ko sa inyo pera ninyo. Pagka sinumbatan niyo ako,
Hindi ako katulad ng ibang vlogger. Yun na, nagpapaalala lang ako. Kung gusto nyo maging magkaibigan po tayo, ituring nyo ako bilang kaibigan. Kung gusto nyo akong tulungan, mag-a-ask muna ako ng tulong sa inyo. Huwag kayo yung magkukusa. Diba? Kasi mahirap. Baka magkasumbatan, kinalaunan. Isasampal ko talaga kahit gaano kayo kayaman. Yung perang itinulong nyo sa akin, isasampal ko sa inyo yun. Okay, balik tayo dito. Ayoko lang ng ganong issue. Kasi nakakahiya. Tingnan nyo, nako-content ka ng ibang vlogger dahil sa ganong pagkakataon. Diba? Gamit ang pangalan mo. Kailangan nagdagay din kita, may. Kaya ako rin nakilala si Tata dahil din sa'yo. Diba? Nakakahiya. Padle. Ha? Kung meron ka pang delikadesa, Byron, magsalita ka. Huwag yung drama mo na kaibigan. Ano yan? Nagpapaawa epic ka sa follower, ma? Ha? Nagdadrama ka na rin ngayon? Hindi ka naman artista. Manager ka. Talent manager ka. Diba, kaibigan? Talent manager ka. Huwag mong gampang sanggalan yung mga follower mo na tatanga-tanga. Huwag mong nagamitin yung mga follower mo na makikitit ang utak na mga panate kumungulun. Okay, huwag kapatugtog siya. Forward tayo. Doon tayo sa topic. Teka lang, ha? Kaibigan, ito ko mag-jakwal ko. Paano ko? Na-leche-leche na, Byron. Ha? Nakakahiya. Kahit anong sabihin mo, nakasangga sa'yo yan. Ha? Nakasangga sa'yo ang dalawang unggoy na yan. Ha? Huwag mong palalabasin sa mga live mo at kung ano man ang gimmick na sasabihin mo, huwag tanggalin mo yung salita. Tanggalin mo yung salita na hindi ko alam kung anong ginagawa. Labas ako sa ginagawa ng dalawa. Ang sabihin mo sa tao mo, mag-ingat kayo nang huwag gumawa ng kabalbalan kasi pangalan ko ang nakadikit sa inyong dalawa. Ha? Sabihin mo, pinaghirapan mo kung ano ang narating mo as vlogger. Ayokong masira nang dahil sa inyong dalawa. Kung hindi mo magawa yan, isa lang ang ibig sabihin yan, Byron Bolly. Takot ka sa dadak mo. Si Oli, hindi yung babaliktad sa iyo eh. Kasi kapatid mo yan. Hindi ka ilalaglag. Oh, magkapatid pala itong si Oli. As in kapatid talaga, dugo. Kapatid sa dugo, si itong Coach Oli sa Kasibanat ba? Hindi ko alam to, mga tol, ha? Eh, sinasabi dito ni Ninyo Barsaga, kapatid niya, kaya hindi daw babaliktad. Ewan ko kung anong, kung magkapatid ba talaga sila sa dugo. Pero si Dada, pwedeng dumating sa ganung punto na pag binitawan mo at wala nang makuhang pakinabang sa'yo, eh, ganun ang mangyayari dyan, my better boy. Ah, tigilan mo yung kaiklabuhan mo na kaibigan natin yan. Kita mo nga kagabi? Kita mo yung kagabi, yung live kagabi ni Dada? Hindi ganyan ang mga itsura ng pagmumukha ni Dada. Ah, cool na cool ang mga mukha niya. Nung mga past night, past ano, ilang months, ilang mga ilang year na pagbablogger niya. Pero kagabi, nung may nag-comment sa kanya, magkano ang isang wheelchair? Diyos ko po. Parang hindi na makantatain na sa upuan si Dada kagabi. Natatakang! Parang gustong tumain ni Dada na gustong magmura sa akin na hindi niya magawa, pinipigil niya ang sarili niya. Dahil nga, baka lumaki nga naman ang isyo. Di ba? Baka maglutangan yung mga pinaghuhututan ng mga OFW nyo na hinihingian mo ng wheelchair para sa anak mo. O, ngayon, bakit ko to tinapik din? Kasi may mga gumagamit din ng Uniteam para manghingi po sa kanilang mga followers. In particular, nagpaalala po ang BBM Uniteam Sara po dyan, ano? BBM, puntahan po natin yung page. BBM Uniteam. BBM Sara Uniteam, ito po. Yung pinakamalaki. Ito. Nagpaalala po itong page na sinundan po natin sa napakatagal na panahon ng halalan
na mag-iingat po sa mga pagbibigay po ng donasyon. Ito po, sabi po ng Uniteam BBM Sara, March 21, paalala, ang banner ng Uniteam ay hindi inilaan upang gamitin para solicit, para mag-solicit ng kahit na anong uri ng donasyon para sa kahit na anong charity organization o public service. Ito ay isang scam. Nakakalungkot isipin na may mga taong gumagamit sa pangalan ng Uniteam para manloko at pagsamantalahan ng iba. Ang ganitong pag-uugali ay hindi lamang nagpapababa ng tiwala sa mga taong naniniwala sa organisasyon, ngunit nababawasan din ang mga tulong at donasyon na dapat ay napupunta sa mga nangangailangan. Mula iwasan o bigyang muli iwasan o bigyang o wag bigyang pansin ang mga nanghihikayat na magbigay ng donasyon na ginagamit ang pangalan ng Uniteam at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito totoo. Mag-ingat sa mga manluloko at mapagsamantala na ginagamit ang pangalan ng Uniteam o ni PBBM para mang-solicit o humingi ng donasyon. Pinag-iingat po kayong mga particular supporter ng ating mahal na Pangulo. Dahil po sa pagmamahal ninyo sa ating mahal na Pangulo, nagiging mabait po kayo sa mga vlogger. Kapag kayong mga vlogger ay kaunting paawa, humingi ng tulong, sobrang bait nyo na po. Tandaan po nyo ito, mga tol. Lalong-lalo na yung iba po nating mga kababayang OFW na hindi naman po ganun kalaki ang sahod. Ipagpaumanhin nyo ang aking pong sinasabi sa kasalukuyan. Marami pong mga vlogger na mas malaki po ang kinikita sa inyo, OFW. Dapat isipin po ninyo yon, tapos hihingan po kayo ng tulong para sa kanilang mga undertaking. Wag. Yung ginagawa po natin dito, never po ako nang hingi ng tulong sa inyo. Kayo po ang nag-offer. At kung hindi po ninyo na kaya, tapos na yan. Pero ako, ipagpapatuloy ko kahit sa maliit na halaga. Huwag kayong magbibigay ng tulong nang dahil lamang gusto nyong i-please kayo ng vlogger. Kaya nga po dito sa akin, never ako nang pi-please ng manunood. Even kahit ka-PBBM supporter natin, kapag ka sumasablay ang comment, binibenga ko eh. Kasi yun po ang paniniwala ko. Ano, hindi po ako maghahangad nang maraming manunood, i-please ko ang mga viewers ko para lamang sa huli maging kapakinabangan para sa akin. Kontento ako kung ano meron ako sa FB at sa YT. At salamat pa rin sa mga taong nakatulong sa akin. Never ko namang nakakalimutan yan. Pero ang gagamitin ang pangalan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para mang-solicit, para humingi ng tulong at kuno itutulong sa iba, wag na wag nyo pong gagawin yan. Maawa po kayo sa mga paghihirap na inyo pong sinasakripisyo diyan po sa ibang bansa. Kung kayo po ay tutulong, much better idirekta po ninyo doon sa taong inyong tutulungan. Balik po tayo kay boss ninyo. Inamuka! Ha? Hindi pa kasama rito yung pagbubugaw! Ha? Hindi pa kasama rito! Nako, seryosong akusasyon to. Ang pambubugaw ay human trafficking. Tandaan po natin yan, mga tol. Seryosong akusasyon ito at alam naman siguro ni ninyo kung ano ang kanyang ginagawa. Kapag ka ikaw ay nagbugaw, ibig sabihin, ikaw ay encourage ng isang kababaihan na gamitin ng isang kalalakihan or vice versa, that is human trafficking. Ang nature po kasi ng trafficking in person ay exploitations. Meron pong tatlong means yan eh. Kung babasahin po ninyo ang batas, Republic Act 9208 as amended by other laws, that is Anti-Trafficking in Person Act of 2003, meron pong tatlong elements po yan na kapag ka na-satisfied, lalabag ka sa human trafficking. Ano yon? Una, merong acts, means, at saka purpose. Yung acts, ito po yung panluloko. Pangangako mo, 'di ba? Niloko mo siya through fraudulent means, through transportations, pero pagdating doon sa kabila sa lugar, iba pala yung kanyang magiging trabaho. Yung means, yung kaparaanan na ginawa mo. Kung paano mo ito niloko. Tapos yung exploitations, yung purpose yung exploitations, 'di ba? Kaya nandoon yung babae para gamitin.
bilang isang commodity na lamang. Oh. Seryoso po ito kasi ginamit ni sa ni Ninyo Barsaga ang salitang pambubugaw eh. Tuloy natin. Liban pa isyu 'yun. Oh, speaking of pambubugaw na isyu, hindi ko sinasabi banat bay na ikaw 'yon. Ha? Hindi ko sinasabi ikaw 'yon. Ha? Hindi ko sinasabi. Ha? Oh, hindi niya naman pala sinasabi. Si Dada ang nagbubugaw. Oh, sa Bulacan. Si Dada. Sa Darating tayo dyan. Ang sabi ko nga sa inyo, kaka kung kausap niyo sa cellphone, putang ina ninyo, lahat tayo naka-record. Totoo, may mga conversations kami nito ni Ninyo before. Tatawagan ako nito. Eh, sasabihin ko kagad sa kanya, Boss Ninyo, naka-record ba to? Oh, sige. Pero, Byron, ha? I love you, Byron, USA, ha? Hindi yung Byron na kupal na panot na nasa, ano, ha? Si DJ Byron yung tinutukoy niya, si DJ Byron Music and Topic TV. Sa Mandaluyong, ha? Hindi yan yung Byron na sinasabi kong I love you, ha? Si Byron USA ang tinutukoy ko dyan. Ay, taga-California. Yan, yan. Hindi inukupan, hindi mabaho ang titi. Bagkos malaki ang titi ni Byron na nasa USA. Magnetetic na yan. Balik na tayo dito kay ano. Alam mo ba, Natboy, ang problema sa'yo, marami mga napag-usapan tayo ng mga past. I-recall mo sa kukote mo. I-recall mo. Ang sa, ikaw, alam mo naman ako eh, di ba? Pag ako, ang kausap sa po na masisalan. Pindong. Record. Kaya nung tumatawag, oy, Boss Ninyo ha, kung makakapanood ka dito ngayon, alam mo, nung tumatawag ka sa akin dati, oh, ingat na ingat ako sa pagsasalita kasi alam ko, diskarte mo eh. Hindi ako nagbibitiw ng salita na alam kong makakasira sa iba dahil nakarecord talaga. Although, bawal yon Boss Ninyo eh, pero wala tayong magagawa. Yan ang ginagawa mo. Anyway, kung hindi ka naman tatarantaduhin ng ibang tao na kausap mo, hindi mo naman sila tatarantaduhin din eh. Sige, tuloy tayo. Alam niyan. Ha? Alam niyo yan! Mahirap ito. Ito mahinap ba, Byron? Or banat ba? Pag ang isang tao, bisit, galit, pero gusto niyang sabihin, hindi niya magawa, yung sama ng loob, hindi niya mailabas-labas. Alam mo, baka ma-stroke ka pa niyan. Papunta ka ata ng Japan, di ba? Sabi ni Dada kagabi, pupunta daw ata kayo ng Japan. Ilabas mo muna yan. Ilabas mo sa mga loob mo. Yung totoong nasa kalooban mo, ilabas mo. Kasi pag hindi mo nilabas yan, naku, maniwala ka. Hindi ka makakatulog ng mahimbing yan. Oo. Bilibbe. Parang ako, pag hindi ko nasasabi ang gusto ko, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Dapat ilabas mo yan. Baka mamaya, unti-unting nagkakal na dalagat ang bulbul mo sa ulo mo. Oo. Ilabas mo. Pero unang gawin mo, Byron, ang pinakadabes, kastiguhin mo ang aso mo. Yung aso mo na si Dada, kastiguhin mo mukhang aso yan na garapata, na maraming anyway, garapata. Ang laki-laki. Anyway, mga tol, panoorin nyo na lamang yung mismong upload ni Ninyo Barsaga. Kung gusto nyo pong panoorin ito ng buo. Ano, ang sa akin lamang is, alam natin kung ano ang issue. Ang issue is, hindi sila good terms ngayon ni Banat Bay. Si Banat Bay, may mga kaibigan. Isa dyan si Dada at yung kanyang kapatid na si Oli. Pero ang pinaka-issue dito ni Ninyo, mukhang gumagawa ng hindi tama, ayon kay Ninyo, panguthot ang ginagawa nitong si Dada. At nakakahiya po iyon kung totoo. Kasi ngayon, nahaharap sa publiko, nalalahad sa publiko, na ikaw ay isang nanguthot na tao. Kung totoo ang sinasabi nitong si Ninyo Barsaga. Sa atin naman bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, ito naman ay hindi para ikatuwa ang mga bagay-bagay. Ito, kumbaga, nakikita lang natin kung ano meron sa pagkatao ng mga anti-Marcos forces. Yun, salamat kay Ninyo Barsaga. Kasi sa kabila ng hindi niya pagsuporta,
sa ating Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang halalan, eto siya ngayon. Kinakampihan kung tama ang ating Pangulo at ipinagtatanggol ito laban sa mga anti-Marcos forces na walang ginawa kung hindi kasinungalingan. Kaya kahit paano, pasalamatan natin si Ninyo Barsaga. Dahil nandyan siya, malakas ang loob, nagsasalita para sabihin kung ano ang mga nasa likod na mga kalokohan ng mga taong tumitira kay Pangulong Bongbong Marcos. Biruin nyo, akala mo na mga napakalinis na tao ng mga tao na ito, pero sila pala mismo ay gumagawa ng mga kalokohan ayon sa pagkakaalam ni Ninyo Barsaga. O kaya mag-iingat po tayo, kayo din po. Mag-iingat po kayo sa mga vlogger. Kahit sa akin, mag-iingat din po kayo. Kasi hindi nyo po ako kilala ng personal and ang ibang mga vlogger, hindi nyo rin po kilala ng personal. Huwag po masyadong magtitiwala. Kailangan po natin, kung tayo po ay magtitiwala, meron pa rin room para po sa pagsasaliksik, para po sa suspicion. Huwag po natin iaalis palagi sa ating pagkatao ang suspicion. Kasi yun po yung pinakadepensa natin na hindi po tayo maabuso. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang muna bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Paalala, sa darating po na April 10,